Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umagatang hari-hapon saan man sulok ng mundo, miga-miga love shoutout. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share at sa mga kapwa ko po FWs around world. Hello, hello, good morning sa inyong lahat or magandang araw. So ayun, topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, si yung first lady natin na si Liza Marcos. So, na-rescue ka agad, nagpa-interview kay Kat Tunying kahapon after mapalpak itong drama serye ng ating Presidente Bongbong Marcos at ang kanyang DILG Secretaring si Kirat Binhur Abalos. Ang kanilang drama na may nahuli sa checkpoint na 13 or kulang-kulang 14 billion na shabuyas na naka-plastic bag. Uli eh, yung script, mali, di po ba? Yung nakahuli, siya lang isa, tapos sa interview, wala siyang masabi. So si Pangulong Bongbong Marcos ang sumasagot halos. Ngayon, para mapagtakpan ang iksi ng iyon na kapalpakan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng DILG dyan sa 13 billion mahigit na shabuyas, ay nagpa-interview si Ma'am Shea. Ito nga nilang style, bullock. So ngayon, nagpa-interview kay Kat Tunying. Gamit na naman ngayon si VP Sarah. Matatandaan natin na ini-snub, di ba? Parang dalawang beses na yata, tatlong beses na ini-snub ng First Lady Liza Marcos, si VP Sarah sa tuwing umaalis sila, mamasyal sa ibang bansa. Gamit ang pera ng taong bayan, kunwari may meeting-meeting doon, trilateral agreement, mga agreement-agreement na ginagawa, pero namamasyal. Ngayon, di ba, ang una-una noong after nung January, hakbang maisog sa Davao, inisnab na ni Liza Marcos si VP Sarah. So, tuloy-tuloy na yon. So, dito ngayon, masasagot iyon at yung sinabi ni Maharlika na noon pa man panahon ng kampanya, ilang beses yan, minensyon ni Maharlika, na panahon pa lang ng kampanya na si Liza Marcos dahil lasinggera daw, ay nagkamali siya ng send ng message doon kay VP Sarah na sinisiraan na si VP Sarah, masasagot na yan ngayon. So dito tayo sa interview po ni Tunying kay Liza Marcos kung bakit sinusumbatan niya dito si VP Sarah na mabait daw siya kay VP Sarah. Mabait na ba? Mamaya. Okay, ha? Kumusta kayo ni VP Sarah? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin? I was always, wala nang... sabi ni Liza dito, Marcos, I was always kind to her. Totoo nga ba yun? Kind ka lagi kay VP Sarah? Kung totoo man, pagpalagay natin, oo, mabait siya lagi kay VP Sarah. Noon, bakit? Kasi nga, gamit na gamit si VP Sarah. Gamit eh. Kaya nanalo si Bongbong Marcos. Huwag po nating kalimutan na sa halos malapit na nga mag-election eh. Malapit na dati matapos ang filing of Certificate of Candidacy. Wala pang vice presidente noon si Bongbong Marcos. Lahat ng kanyang mga katunggali sa pagtakbo pagka-presidente gaya ni Ping Lacson, ni Lenny Robredo, ni Manny Pacquiao, meron na sila. Bukod tangi si Bongbong Marcos ang halos wala. Bakit? Hinihintay nila ang pag-oo or pagpayag ni Inday Sara dati. Nasa ang gusto ni Pangulong Duterte noon ay tatakbo siyang presidente. Pero nga, naahas siya po ni Senador Aimee Marcos. Kaya, yun, napapayag na imbes presidente ang takbuhan, naging busy. Yun ah, kaya kind. Sabi nga ni Liza dito, I was always kind to her. Bakit nga ba? Dahil nagamit ninyo. Kaya ka, nagpapakita dito na kunwari mabait si Liza Marcos. Ano ba? Bakit? Saan na ba yung aking...
Ano ba to? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Yun na, ulitin natin. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sure ka? Kumusta kayo ni... So, yun ah. Ang sabi niya. Meron tayo. Kumusta kayo ni VP Sara? So ito, yung aking opinion, reaction dito. Nasabi ko na kanina kung bakit kind siya dati kay VP Sara dahil gamit na gamit nila. So yung pangalawang sinasabi niya, bad shot na siya sa akin. Bakit nga ba bad shot na kay Liza? Dahil nga daw, yung hinaing niya dito ni Liza Marcos, sumama daw o pumunta sa rally nung sa hakbang maisog yun nung January. Na nagsasalita doon si Tatay Digong na sinasabi niyang mayroon tayong presidente bangag noon hanggang ngayon. Di po ba? Maraming natawa noon at talaga namang natawa, nangiti si VP Sara that time at hindi lang po siya. Dapat isipin ni Liza Marcos na hindi lang ang vice presidente ang nakangiti noon kundi pati ang kapatid niyang si Amy Marcos andoon. Umasama bang umiti na, kung halimbawa man lang. So, sabi pa niya dito, my husband will do everything to protect you. Really, Liza? Ginawa ba ni Bongbong Marcos, prinotektahan ba niya si VP Sara sa lahat ng paninira ni... ikaw nga yung sinasabi ni Maharlika. Ikaw yung pinakaulo ng ahas daw. Sa paninira, kayo ni Tambaluslos Martin Romualdez at kung sino-sino pa dyan. Kasama, nakipagsabwatan pa nga si Martin Romualdez sa Makabayan Black para siraan si VP Sara. Hindi po prinotek tahan ni Bongbong Marcos si VP Inday. Bakit? Kung prinotiktahan niya, dapat natigil na si yung malaking tiyan na Jollibee na tawag ni Marlica na si Martin Romualdez, yung buwayang buwaya, yung pinaka malaki pa kay Lulong na buwaya dyan sa Kongreso. Billions. Ang nilolonok. Oh. Hindi po prinotiktahan. O nagsalita lang nung matagal na dahil na siguro nasagad na si Bongbong Marcos na dahil sa pambabati ko sa kanya through social media. O nagsalita yon kunwari doon dati kay VP Inday. Pero wala na. Wasak na po ang pagkatao ni VP Inday Sara that time. Hanggang si Pangulong Duterte, hindi na nakatiis, pumasok. Dahil sa galit na hinamon niya yung mga kongreso at senador nga eh. Diba? Open the box of your account. Huwag po natin yan kalimutan, mga kababayan. So, anong sinusumbat-sumbat ni Liza dito? Na she was kind to her? Utot mo. Tapos, sasabihin mo, bad shot siya sa akin? Bad shot na ngayon dahil bakit? Masaya ka na, nagiging first lady ka na dyan sa Pilipinas. Nagamit na ninyo si VP Inday. Tama siya eh. Yung kanyang kinain doon na mangga, bagoong at saka ginamos. May ano po yun? May malaki po ang meaning nun. So, yun. Sabi pa niya dito, you run together, papunta sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, tapos tatawa ka. Oh. Tapos, ito pa, sasabihin niya, si Lenny never did that really. Kung si VP Sara, halimbawa, tumawa lang dahil tinawag na bangag si Bongbong Marcos. Si Lenny po, sobra-sobra. Hindi lang po pagtawa dahil Liza Marcos, talaga sigurong bangag ka din at lasing. Bakit?
Baka nakalimutan mo, magpa-research ka, Liza Marcos, na si Lenny Robredo noong panahon niya bilang vice presidente, sineraan niya ang Pilipinas. Hindi lang Presidente Duterte, buong mga Pilipino, Pilipinas, sa United Nations. May video pa siya, di ba? Pinadala doon sa United Nations patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ewan kong sabihin, Lenny never did that. Ulol ka, Liza. Kaya tama nga si Atty. Glenn Chong sa'yo eh. Kung andito lang siya sa harapan ko ngayon, sabi ni Atty. Glenn Chong, pag sasampalin ko siya, babaliktarin ko yung baliktad-baliktad ba, magkabila ang pisngi, sabi ni Atty. Glenn Chong. Eh, di ba? Hindi mo din, Liza Marcos, prinotektahan si VP Sara kung kind ka nga sa kanya. Dahil bakit hinayaan mo si Martin Romualdez, nasiraan si VP Sara? Dahil bakit? Dahil according to, hindi lang siguro si Martin Romualdez, sabi ni Sas, ang tapatakbuhin yata pagka-presidente sa 2028, hindi si Martin daw, or si Gibo, kundi si Marrojas. So dito tayo ngayon, mga lalabs, mga bayot, sa sinabi ni Maharlika na siniraan ni tawag dito Liza Marcos noon si VP Sara, na may message na, na dahil sa lasik, kalasingan ni VP Sara ay ni Liza Marcos na sinira ulit kay VP Sara. So ito daw yon, according to people, siguro sinabi ni Maharlika, or siguro mayroon din si people's talakira dito chat, no, na sabi ni Peebles dito, nag-video okay si Aguila o nag-video okay si VP Sara kasama ang mga kapatid. Dumaan daw sa timeline ni Unanay, na yung tawag na kay Liza Marcos, si Unanay. Then, in-screenshot daw ni Liza Marcos at gusto niyang i-send sa kanyang mga kaibigan. Pero nang dahil sa kalasingan daw ni Liza Marcos, ang nasa utak niya ay si VP Sara. So, nasend ni VP ni Liza Marcos yung in-screenshot niyang parang video na nag-video kay si VP Sara, at kasi papanalo lang ito eh, VP Sara at ni Basti at ni Pulong. So, hindi na niya nakita siguro yung pangalan ng tao, kung sino yung padalhan niya. So nakita niya doon si VP Sara, pangalan, ay nasend doon kay VP Sara, at ito yung message dito. Sabi pa, tingnan mo ang gaga, feel na feel kumanta. Yun na yung caption doon, sulat ni Liza Marcos sa message. Oh, di, siniraan niya eh. So masasabi mo ba na I was very kind to her, kung in the first place sinisiraan mo na siya at try pa sanang isin ni Liza Marcos yung screenshot niya na nagbibideo okay si VP Inday at si Pulong at si Baste. Sasabihin mo, tingnan mo ang gaga, feel na feel magvideo okay. Mabuti na nga lang si VP Sara, nagbibideo okay lang. Eh, last be sa'yo, Liza Marcos. Ikaw ay hindi lang nagbibideo okay, titingnan mo yung mukha niya nung dyan, no? Sa pag-interview niya kay Katon Ying. Talagang haggard na haggard, latang walang tulog. Pareho silang mag-asawa. Mukhang bangag ang mga piste. So never ka nagiging kind kay VP Sara, Liza Marcos. Kaya huwag mo isumbat. So dito, merong message, merong post si Daryl Yap sa kanyang Facebook page. So ang sabi niya dito, kapag isinumbat mo ang pagiging mabait mo sa isang tao, ibig sabihin nun, hindi ka mabuti sa lahat ng kapwa mo. Hindi kasi normal sa'yo eh. Pinipili mo lang ang gusto mong plastikan. Matama po ito ni Daryl Yap kay Liza Marcos. Dahil sinusumbat niya na mabait siya, which is hindi. Never naging mabait si Liza Marcos. Tandaan po natin, mga lalabs, mga vayots, na nung panahon ng kampanya, ayaw ni Liza Marcos. Balita yan, kaya i-research ninyo.
Ayaw ni Liza Marcos na si VP Inday or si Mayor Inday Sara ang magiging karaning mate ni Bongbong Marcos. Ang gusto niya si Tito Soto. Huwag po natin yang kalimutan na, which is sinabi ni Tito Soto, hindi. Dahil sila ay magkaibigan ni Ping Lacson at nagkasundo sila before palong mga ilang taon na siguro na nasa Senado pa sila, na kapag tatakbo si Tito Soto ay si Ping Lacson pagka-presidente, siya yung magiging busy. Tandaan po natin yan, never naging kind si Liza Marcos kay Inday Sara. Never, never, ever talaga. Nabulag lang tayo. Isa na ako dyan, no, na nabudol talaga. Na pinagsisisihan ko, pati yung pamilya ko, buong pabaryo ko, binoto si Bongbong Marcos dahil sa akin. Dahil karamihan kasi doon, sa amin ay mga sa side sa tatay ko, kamag-anak. Ayun, ako ang sinisi. Never na, no? So, yun. Lumalabas ngayon, ito, tactical diversion tactic ito para hindi na ma-focus doon sa 13 bilyong palpak na siyabuyas na kanilang na ano ngayon, no? Na huli or sa checkpoint daw. Dahil isa pa dyan, yung driver ay dating ex-US Army. Bigyan pinan natin yan ng vlog baka bukas. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless you. Bye-bye.